Hi mga katuto, welcome back sa aking channel. At ngayon dahil rest day ni Tuto, magluluto ako ng labong. Ito na siya mga katuto, pinakuluan ko muna yung mismong labong. Mga 30 minutes na pinakuluan. Yung mismong labong muna mga katuto, pakukuluan para matanggal yung ano, yung pakla. Pinakuluan ko sa asin. Matagal ko na itong balak lutuin eh, kaso sasadyain mo pa yung pagbili ng labong doon sa sa Novaliches Bayan. Sakto naman na padpad doon yung partner ko nung linggo, kaya siya nakabili ng labong. So mga katuto, yung mga ingredients sa kailangan at kailanganin natin ay yung hipon. Ito mga katuto, hipon. Yan yung pansahog natin. Tapos meron tayong tawag dito, saluyot. Tapos ito yung okra. At yung gata. At syempre yun yung labong mismo mga katuto. Ito yun, pinapakuluan ko pa. I-drain lang natin yan mamaya para matanggal yung pakla. Mga katuto, to version ng ilonggo. Yung pagluto ng ganitong klase ng labong. Dito kasi sa Manila mga katuto, hindi ganito yung kalimitan, hindi ganito yung pagluto ng labong dito. Tuyo yun sa kanila, tapos parang tuyo, wala siyang sabaw. So wait lang mga katuto, i-drain ko muna to. So yun na mga katuto, na-drain ko na yung unang kulo, bali pangalawang tubig. Pinakulo ko siya ulit, tapos nilagyan ko ulit ng asin. So ihalo ko na yung yung unang natin, ingredients, yung okra. Para lang ito dambog-dambog lang na style. Ang magpapasarap lang dyan mga katuto yung gata. Ilonggo version ito mga katuto ha, hindi ganito ang luto ng mga taga Maynila. Siyempre, iba-iba tayo ng probinsya . Ito yung nakagisna namin na luto doon sa probinsya namin. Si Ermat, sarap magluto nito. Yung sinasahog nun kahit isda na hasa-hasa. Ay mga katuto, pag nalagyan na natin yung okra, siyempre antayin lang natin na medyo mag-greenish tsaka medyo lumambot. Medyo ito yung slimy yung version ng ilonggo sa pagluto ng labong. Pero yun nga, talagang may sabaw, hindi siya tuyong-tuyo. Tapos ilalagay ko na yung saluyot mga katuto . Saluyot tsaka okra lang yung available dito. Pero doon sa amin kasi sa probinsya mga katuto, nilalagyan pa ito ng takway. Yung takway mga katuto, yun yung ugat ng gabi. Yung ginagawang laing, dito sa Maynila, lalo na sa mga taga Bicol. Yung gabi na yun, yung ugat nun, yun yung ginugulay din sa amin sa probinsya. Kasama yun dapat sa hinahalo rito. Ilonggo version na labong. Ilalagay ko na yung gata mga katuto. Ilalagay ko na yung gata. Pakukuluin natin ulit yan.
Ganito siya mga katuto, tingnan mo siya, medyo ano, slimy talaga siya. Tapos yun nga, talagang may sabaw. So, pakukuliin natin ulit siya mga katuto. Mga 10 minutes na siguro yan. Tapos, uli natin ilalagay itong sahog natin na hipon. Ang bihira namin, lalo na ako mga katuto, bihirang-bihira ko matikman yung mga kalimitan na ginugulay o inuulam namin doon sa probinsya dito sa Maynila. Talagang kailangan mong maglanang oras kakahanap ng mga kakailanganin mo para makapagluto ka ng gusto mong lutuin. Katulad nung mga katuto, siguro sa next na vlog o pag may time ako yung naman yung manok sa ubad, yun naman po yung mga katuto, yung pinakaubod ng saging sa amin, ganun po yun, hinahalo po yun sa manok, lalo na sa native, ganun din po yun, may gata rin yun. So yung mga katuto, kumulo na. Kuloyin muna natin ulit. Mga 5 minutes pa. Oop! Akapaw. Hinalang apoy. Itima ko yung okra kung malambot na ba. Pwede na. Ilalagay ko ng hipon mga katuto. Hindi ko na tinanggalan ng hipon ng ulo yung hindi ko na tinanggalan ng ulo yung hipon kasi siyempre diba dagdag lasa yun. Diba nga sabi nga nila sa hipon nandiyan yung lasa. Dinidikdik nga yan, diba, para gawin siyang panghalo sa mga soup. Tayo na natin kumuluto mga toto. Tsaka pag pumula na yung hipon, kunting kembot pa, okay na. Lagyan natin ng konting bechen. Sarap. Medyo matabang ng konti. Ilonggo version ng labong. Kunting kulo pa mga katuto para dun sa maluto ng gusto yung yung hipon natin. Medyo malalaki yung hipon .
Kunting kimbot na lang makatuto para dun sa ipon. Next mga katuto, yun nga yung ano, yung ubad sa manok. Sabi nila yung ubad eh pagkain lang ng baboy, hindi ah. Sa amin eh ang ubad ginugula yun. Siyempre, iba-iba nga tayo ng probinsya. Kung ano yung kinakain sa inyo, hindi kinakain sa amin. O ano man yung kinakain sa amin, posibleng hindi kinakain sa inyo. Patulad nga nung ano, 'di ba, nung gabi. Sa amin sa Ilonggo, yung gabi, yung pinakamalaking dahon niya, hindi yan kinakain talaga sa amin. Ang kinakain lang doon sa amin yung pinaka batang ano niya, dahon, yung kakausbong lang na dahon. Yun yung ginugulay sa amin. Saka nga yung ugat niya o yung takway. Eh di ba dito sa Bicol o kaya sa Maynila, yung ginugulay kasama talaga yung malalaking dahon, yung binibilad pa, di ba? Tapos tinatadtad na ng ganun. Laing na. Sarap, sarap naman, di ba? Pero kaya nga naisip ko pag halimbawa nakauwi ako ng probinsya, sabi ko subukan ko ipapakain ko sa ano, sa nanay ko tsaka sa tatay ko yung Bicol na ay yung laing na Bicol style. Yung durog-durog talaga kasama yung pinaka dahon. So yun naman katoto, okay na to. Swabe na to, swabe. Wala na kayong hipon. Tingnan nyo mga katoto. Yan yung mga katoto. Talagang may sabaw. Medyo malalaki yung hipon na nabili ni partner. Kaya okay na. Arat na mga katuto. Ulam namin to ngayong lunch. Ayusin ko muna. Para maganda yung plating. Maganda rin yung kain. So mga katuto, finish na yung ating menu for the day. Ito yung ginataang labong sahog na hipon. Ayan mga katoto, mukha na perfect naman ito. Talagang suwabe. Ulam namin to ngayong tanghalian. Birang-birang makakain si Toto ng labong dito sa Maynila. Siguro isang beses sa isang taon makatikim ng labong si Toto. Sige mga katoto, kain muna kami. Salamat sa panonood at naway patuloy pa rin po kayong manood ng mga videos na ina-upload ni Toto. Lalo na yung mga good vibes, happy moments kasama ko sa kasama yung mga iba pang ano kasama ko sa vlog. Sige, salamat mga Toto. Thank you for watching. Bye-bye.